English only or Filipino? Pinag-aaralan ngayon ng DepEd ang paggamit muli ng English as a medium of instruction. Andrew Geronimo reports. Ang private school na ito sa Antipolo City may English-only policy. It's purely English. No one is allowed to talk in Tagalog. Even our maintenance, even our guards, all the teachers, everyone, office personnel, everyone talks in English. Abraham allowed a lot to choose. Our purpose is to get the kids used to communicate in English so they can go global. Abraham loved his nephew a lot. Ang 8-year-old student na si Elizabeth very fluent na sa reading and comprehension. Can you describe to me the character of Abraham? He's a good friend and he's loving and he's kind. Si Elizabeth madalas daw tinuturuan ng kanyang nanay sa bahay. Choose where he wanted to live. My mother taught me how to comprehend easily. Grade 6 na si Celso, hindi niya totoong pangalan. Yeah. Pero hirap pa rin siyang basahin ang pang-grade 1 na libro. Yeah. Ang ibinigay ko po sa kanya ay pang-grade 1 na babasahin, English and Filipino. Pati yung sa grade 1 level na libro o ibabasahin, as in nahirapan pa rin siya. Noong first time daw ni Celso sa klase bilang grade 6, mas mababa pa rito ang reading skills niya. As in zero siya. Ultimo yung ABCD, hindi niya ma-recognize yun. Si Celso mas hirap sa pagbasa ng English. Rat. Hindi rin siya gaano natututukan sa bahay ng kanyang magulang pagdating sa pag-aaral. Driver daw kasi ng jeep ang kanyang tatay na minsan sinasamahan ng kanyang nanay sa pamamasada. Kaya si Celso ang naiiwan sa bahay. Siyan po di po nakagawa na sa'yo. Kapag nagluluto po, magkaan. Diligpit. Ang mga batang hirap pa rin sa reading comprehension katulad ni Celso ang isa raw sa mga dahilan kung bakit pinag-iisipan ng DepEd na ibalik ang English bilang medium of instruction sa mga primary level students. Pinakamababa kasi ang rank ng Pilipinas sa reading comprehension ng 2018 Program for International Student Assessment o PISA kung saan English language ang ginamit. Under the K-12 curriculum, base sa mother tongue o nakasanayang lingwahe ng bata sa bahay, ang ginagamit bilang medium of instruction from grades 1 to 3. English as a medium of instruction is introduced from grade 4 onwards. Sabi ni Assistant Professor Marie Yvette Alcazar from UP College of Education, kailangang naiintindihan ng isang lingwahe bago magkaroon ng reading comprehension ang isang bata. Pag sinabi kasing reading comprehension, di ba, it's about getting meaning from what you are reading. Bago ka kasi dumating sa comprehension, dapat very strong yung oral language. Kaya ang sinasabi, you cannot read in a language that you do not understand. Para sa teacher ni Celso, may iba ring bagay na nakakaapekto sa competence ng mga estudyante sa school. Dapat talaga, ang magulang pati talagang nakabantay din sa kanilang anak. It is still an ongoing discussion as to whether or not English will be introduced as a medium of instruction sa primary levels ng mga students. Pero at the end of the day, siguro nga, aside sa language, meron pang ibang factors na pwede maka-apekto sa competency at level of skills ng ating Filipino students. I'm MJ Geronimo and I stand for truth.